deep ang lunong ko ta. Okay. Settle down, mga friends. Dahil mahaba-haba itong sagot. Hi guys, it's me, Mel Nicole, and welcome back to my channel and welcome back sa ating part 2 ng ating Ask Me Anything. And this is the very serious version. So, on the first video, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Bakit naman kasi hindi nyo pinanood? Panoorin nyo muna. Dito lang, here above, the cards, ang ating link para sa ating first video. And doon ay in-answer kong medyo very choosy, I guess, and light questions. Pero dito naman, dito natin sasagutin ang inyong deep and serious question na sinad nyo sa aking FB, My Day and IG Story na pinost ko last 2 weeks ago and ngayon ako napag-film. Plan ko lang naman talaga i-film sa isang buong video. Pero kasi sobrang haba. Parang nanginayang naman ako na hindi, alam nyo yun, masayang yung oras nyo, baka ma-bore kayo. Feeling ko kasi boring kong tao. Sorry sa mga naghintay kung ang tagal-tagal dahil medyo busy lang ang atin yung girl. And as usual, mag-start muna tayo sa very, very light na question. What's the last time you did for the first time? Right now, this is my first time sa answering your questions. Dahil sobrang nga akong hesitant na mag-post ng gato ng Ask Me Anything, baka nga kasi mag-flop. So this is the first time. Have you tried to scream in your head? Yes, I just tried. How do you like to be comforted when you're sad or upset? Ako din, nahirapan ko. How do I like to be comforted? I like to be comforted by ramdam ko na nandyan yung tao. Like, oh, I'm here for you. Kahit hindi mo naman ako kampihan, basta napapakinggan mo ako. Basta nararamdaman ko na nandiyan ka, napapakinggan mo ako, hindi mo ako nababaliwala, na parang hindi lang hangin ang kausap ko. Kailangan ko pala ng insights. Wala ko ng opinions. Parang nag-rant ako to know your opinion. Hindi lang just to inform you. Dahil doon ko mararamdaman na nakikinig sa akin, nandiyan sa akin, na parang dinadamayan ako. Not totally na kailangan mo akong kapihan, pero kailangan ko lang ng opinion mo. Dahil doon ko nga nararamdaman na naiintindihan mo ko at nandiyan ka for me. Parang ganun. And that's how I like to be comforted when I'm upset. And not necessarily kailangan mo kong kapihan. What do you do when no one else is around? Sleep. Tambay. Cellphone. What do you think your best quality is? To be honest, nandito ako sa stage na hindi ko alam kung ano ba, saan ba ako best, saan ba ako okay. Kasi nasa phase ako ngayon na I'm very in deep regrets right now. And para ako sinasampal ng mga bagay-bagay na hindi ka magaling, na hindi ka naman better, yung skills mo is not enough. Puro negative lang yun sa akin. So, walang pumapasok sa akin na best quality. Siguro, bahala na kayo. Mga, o kaya mga nakakilala sa akin na magsabi na kung ano yung best quality ko. Kasi right now, hindi ko pa siya alam and I'm still working on it. Kaya ba, alam niyo ba yung best quality niyo? Pero, I still strive, pursue to know, to get to know myself better before I get to know someone else or somebody else. Kasi, sis, ito ang ating puhunan, ito ang ating pundasyon, ito ang pinakamahalaga sa lahat ng ating sarili, ito hindi ang ibang tao. How do you limit yourself from using social media? Baka umubra rin sa akin, wag lang reading books. To be honest, nag-film ako ng vlog, nag-film ako ng video about using social media, pero that was back then, hindi ko na na-edit. It was just a spontaneous video. So, parang feeling ko, pangit. So, maybe, probably, I'm just gonna refilm it. And, abangan nyo guys. Mag-film ako tungkol dun. Pero, sagutin ko ang question mo, Jam. How do I limit myself from using social media? Huwag ka mag-social media. Ganun lang kadali, girl. Tanggalin mo Facebook mo, IG mo, Twitter mo, Reddit, ano pa ba? Tanggalin mo TikTok mo. For me ha, take a break sa social media to limit yourself from using it. Kasi the more na nandyan yan, parang the more na tempted ka. Pero pag wala na dyan, hindi na, wala na. Attracted ka kasi nakikita mo. So pag hindi mo na nakikita, hindi ka na attracted. Ganun lang yun pagdating sa social media. Pero huwag tayong ganun sa tao. Can you be in a relationship without love? That's hard to answer, ha? Kasi may mga nagsasabi na, it's a choice. I believe. Wow!
Huwag ka na pang Miss Universe. I don't know. You start with attraction, then parang over time magiging love siya, I guess. I guess not. Kasi kahit naman yung mga alam mo yun, awa ko, ang hirap. Ang hirap naman. Kasi, alam mo yun, nalalat ang mga usual na drasunan ngayon kaya sila nagbe-break kasi hindi na kita mahal. So, can you be in a relationship without love? Hirap naman. Hindi ko pa alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. What is love? What is love? To be honest, tanong ko din yun ngayon. Ano nga ba? What is love nga ba? After all that has happened, why do we love for nothing in return? And that's what we call unconditional love. Because it's unconditional. We just want to give our very best. Kung ano ba para sa tao na yun, because we think worth it, deserve niya. Why do we lower ourselves for our loved ones? Because we love them. Because we want to do what we can for them. Kasi mahal nga natin sila eh. How do you define happiness? How do I define happiness? Kasi sabi nila, iba yung happy at iba yung joy. Kasi yung happy is just temporary. Pag sabi mo masaya ako sa bagay na to, pwedeng temporary lang. Pag sabi mong joy, ano namang Tagalog ng joy? Galak? Yung sabi lang joy, pag may joy ka sa isang bagay, isang tao, pure, real? So, how do I define happiness? If it is genuine, if you are very comfortable, you are happy when you're very comfortable, if you are happy. siguro, you are happy if you are contented. Happiness is something that you find in yourself. It is not something that you find with others. So, kung hindi ka contento sa sarili mo, hindi ka magiging masaya. Kung hindi ka masaya, hindi mo rin kaya maging masaya sa ibang tao. Kasi hindi mo alam kung ano hinahanap mo eh. Hindi ka contento eh. Hindi mo alam yung worth mo. So, kapag, kumare, nakita mo sa isang tao na, uy, nasa kanya yung hinahanap ko. Kaya naisip mo, na-attracted ka sa taong yun. Pero, hindi eh. Kapag nakita mo yung pagkukulang, pag nagkaroon siya ng pagkukulang, na hindi niya nagagampanan yung kulang mo, makukulangan ka talaga eh. Kahit anong gawin mo, kung hindi ka contento sa sarili mo, maghahanap at maghahanap ka ng iba. Ihahanapin mo yung kulang sa'yo sa iba. At pag nagkulang sila, pag hindi nila napunan yung pagkukulang sa'yo, hindi ka tingin mo hindi ka na masaya sa tao. Hindi ka na contented sa tao. Ayun. Ulit-ulit lang sinasabi ko, pero ang point ko dito is, maging contento ka sa sarili mo para maging masaya ka. At pag naging masaya ka sa sarili mo, mahanap mo yung, alam mo yung worth mo, mahanap mo yung kung ano para sa'yo at magiging masaya ka sa mga tao. Next question, preference. Started as friends or just strangers? For me, ngayon, doon na tayo sa started as friends. Huwag na tayo dun sa started as strangers and very impulsive lang nung mga next stuff. Iba nga, parang just because may connection, ganun, you're very impulsive. Pero yung mamaya, pag nakilala mo na yung tao, mamaya parang, hala, bakit ganito? Masushook ka? Parang mga ganun. So parang you just wasted your time. For me, pag if you just started as strangers. Pero yung mga, alam mo yun, may mga bagay naman nag-work out na just started as strangers. Tinuwala ka ba sa girl best friends ng jowa? Well, ako ay isang girl best friend na may jowa. And I guess, depende sa tao. Una, ay siguro ay kung paano kaya assure ng jowa mo. Pangalawa, paano kaya assure ng jowa mo? Char. Case to case basis naman. Siya, question mark. Misan, or madalas. Kailangan mo lang din maniwala sa instinct mo. Alam nyo yun, pag babae daw malakas ang instinct. So, go na tayo dyan sis. Ako naramdaman ko na eh. Ayan, tama nga ako. Baka tayo gumagawa ng decisions na alam naman nating masasaktan pa rin tayo. Iyak muna ako. Hindi ko alam. Kasi, it's either first, pinili natin yung tao na para hindi siya masaktan. Kahit naman hindi, nasaktan pa rin. Actually, alam mo yun, minsan naisip ko, pagdating dito, baka naisip natin, kaya gumagawa tayo ng mga bagay na naisip natin na okay lang ako masaktan, ako na lang masaktan kaysa dun sa isa. Kaysa yung ibang tao masaktan. Minsan naisip natin na, ah, oh my gosh, ang selfless natin. Pero,
To be honest, I think for me at times, that is just so selfish. Because there are things na hindi lang naman ikaw ang dapat mag-design. May mga, kung dalawa kayo, ay di dalawa kayo mag-design. Kung tatlo kayo mag-design. Hindi lang siya isa na ikaw lang mag-decide for all. Kasi para sa'yo, ah, ginawa ko na nga to para sa kanila. I'm so selfless. Ako na yung nasaktan, hindi na sila. Pero in reality, lahat kayo nasaktan. Masasaktan mo pa sila. And that is selfish. Well, correct me if I'm wrong. Pero that is just my opinion. And that is just how I view it. Grabe, sobrang, ito nyo ba? Sobrang haggard ko na. Dahil pangalawang video na to. Lakas ko mag-long sleeves, hindi naman na mainit masyado. Ah, hindi na masyadong malamig. Bakit ang hirap mahanap ng saktong para sa'yo? Ayoko na ng challenge and growth, sis. Gusto ko happy na lang, please. Hindi ko din alam. But, sinseryoso ang video to. Seryoso kong sagutin. And ang sagot ko ay, that's how life is. Wala, parang alam mo yun. Life, trial and error. Kaya kung hindi ka mag-try ng mga bagay, walang trial and error na mangyayari, hindi mo rin naman mahanap kung ano ba talagang para sa'yo. Naniwala ako ha, na yung mga tao na nasabi nila, ah, nahanap ko na yung para sa'kin. Work, hobbies, passion, priorities, job, relationship, tao, etc., etc. In all aspects, in all categories, pag sinabi nila nahanap ko na, I believe na hindi lang basta basta lang, nahanap ko na. Hindi mo naman masasabi kasi na nahanap mo na kung hindi ka nagdaan sa trial and error, kung hindi mo alam kung ano yung worth mo, kung ano ba dapat para sa'yo. Diba? So, ayun. Taste-taste lang tayo sa life. Siguro, alam mo yun, mahirap. Pero let's just be appreciative na lang din sa mga bagay-bagay. Because yun lang naman din naman magagawa natin. Let's be thankful and work with what we have. And try and error. Just do things, this and that. Go out of your comfort zone. Not very completely. Kasi syempre, malalost tayo in a strange world, in a strange place, strange environment. And hindi ko na lang kung ano sabi ko. May sense na ba? May sense pa ba? Do you believe in falling out of love? How does it happen? I guess posible siya na mawala, ma-fall out of love ka, pero hindi siya biglaan. It's just gradual. Parang as day passes by, gradual siyang nawawala, hindi lang siya biglang parang boom. Siguro may naririnig ako na case instances na pagising niya na parang boom, wala na. Pero that is a process. Lahat ng mga bagay ay may proseso. And hindi lang siya basta-bastang nangyayari. And so, do I believe in falling out of love? Yes, probably, maybe I believe it is possible. And how does it happen? It is gradual. And I believe naman nagkakaroon ng conflict inside the person. Na parang sa isip niya ganun, ang daming conflicts. So, it is better na pag-usapan ng mga tao-tao, yung mga pagdating sa mga ganyang bagay. Let's be open, let's have a communication, open communication, dahil yung pinamahalaga sa lahat. How do you know you're with the right person? Nahirap. Kasi, alam mo yun, I once believed na yung taong yun, yun na. I actually chose to believe that. How will I know if that's the right person? Hindi ko alam. Siguro masasagot ko lang siya pag nahanap ko na yung right person for me, I guess. Pero, siguro, ngayon, ngayong perception ko ha. Ngayong opinion ko, kapag kahit ang dami nang nangyari, kung nakaka-stress na yung buhay mo, pero nandiyan pa rin siya, stay pa rin siya, and hindi siya umanap ng iba. So parang super down ka, pero nandiyan pa rin siya, trying his best, trying her best, and super genuine, yung care and love niya for you, I guess that's the right person for you. Yung kaya kang samahan throughout ups and downs, hindi lang dahil bigla kang nawala, dahil bigla kang naging busy, dahil parang na-feel niya na parang this is not working out, ayoko na, bye, hunt na ako ng iba. And pag nahanap siya ng ibang mas masaya siya, doon na siya. That is not the right person. Okay, awang ko kung may make sense ba yung mga sinasabi ko. What are you most thankful for this year? Okay, settle down mga friends. Dahil mahaba-haba itong sagot. Joke, what if I'm most thankful for this year? To be honest, madami. Because I learned to be more appreciative of the things
around me. Hindi ko masasabi na necessarily na kailangan yung dumaan sa hardships, sa breakups, sobrang nakaka-shook ng life. Hindi naman kailangan yon para maging appreciative ka. Pero para sa akin, nakatulong yun para maging appreciative ako. What am I thankful for? The friends that I met. Sorry, ang ano ko sa buhok ko. Ngayon ko na-realize, bakit pinaka-thankful ako na nag-reach out ako sa mga tao na, uy, tatakbo ka po ba? And yun ang pinaka-thankful ako this year. Kasi doon nagbago mismo yung buhay. Parang yun yung starting point, I guess. That's what saved me from the hardships that I've been into in the past 3 months. Kasi kung hindi ako tumakbo SSC, una hindi ko ma-meet si Regina. Hindi ako makamit ng maraming tao, yung tinig party, yung party namin. Pangalawa, hindi ako mapapasama sa SSC family. Hindi ko sila mamimit. Lottery, Ate Patty, Kuya Miko, sila Kuya Janelle, Ate Vanille. Sige, isa-isay natin si Ate Patricia. Ate Patricia, si Ate Stephanie, si Lee, si Arvin, si Risi, si Kuya Charles, Sir Betsy. Wala naman sana akong nakalimutan, ano. I'm thankful na na-meet ko sila. Na naging part ako ng SSC. Kasi, kung wala sila, hindi ko alam kung saan ako siguro pupulutin na yun. Kasi noong mga panahon, lalo na si Ate Patty, siya yung tumulong sa akin. Isa siya sa mga taong tumulong sa akin para bumangon ulit. Uy, sige, bunso, kami na bahala. Paina ka lang dyan, heal ka muna. And yung support nila sa akin, yun yung nagpalakas sa akin. So, I'm really thankful for them. And dahil sa kanila, ang dami kong na-meet na mga tao. Ang dami ko ba? Isa-isahin ko ba? Sobrang kasing ang daming nangyari ngayong taon. And yung nag-center siya about relationships. May umalis na kaibigan, may umalis na special someone sa buhay ko. Pero, may na-meet naman ng maraming tao na sobrang nagpapahalaga sa akin, na sobrang ko pinapahalagahan, sobrang ako masaya, sobrang ko silang love, sobrang nila akong love. And, yun, ang dami ko, sobrang rumble. Hindi ko lang paano i-edit to. So, what am I most thankful for this year? The SSC. So, let's say na lang din na I'm also thankful na dumaan ako sa breakup. Kasi, parang nagising din ako sa mga thinking, sa mga bagay-bagay. Naging mature ako, I became stronger emotionally. Well, not really mentally, pero emotionally naging strong ako. And madami ako natutunan. And kung hindi ako dumaan at that specific hardship, tingin ko hindi ako magiging ganto kasaya, magiging ganto ka-confident, ganto ka-open sa mga tao. SSC, yun yung starting point na makamit ako ng maraming friends. Break up, siya mismo ang nag-pivoy para mas-strengthen ko yung connection ko sa kanila. Ayun. So, I'm really happy for the bonds that I made this year. I'm really thankful. May umalis. At may dumating. So, parang, thank you. Next. Thank you, next. Masaya ako. Sobra. Hindi lang halata. Okay, alam ko, nasagot ko na to sa kabilang video. Yung naunang video. Pero let me answer this again. What is your biggest regret po, Tim Vienna? Ayun nga, ulitin ko, fear. Fear of everything. Kasi sasagot ko na nga siya, may sabihin lang ako tungkol sa regrets. Regrets are not something we can control. Hindi natin siya makakontrol eh. Parang may re-realize na lang natin na, ay, I regret this, I regret that, ay, sana ginawa ko to, ay, sana ginawa ko yan. Pero at that point in time, yun yung tingin, although may hesitation ka, para yun yung you pick what you think is the best at the time. And nung ngayon, naisip ko na, ay, sana pala pinili ko yung isa. Sana pala pinili ko tong isa. And that is the regrets. Regrets are forever. And lagi din naman sinasabi nila, do not choose, do not pick what you will regret the most. Ito naman eh. Huwag mo naman gawin eh. Huwag mong piliin kung ano ba i-regret mo. Do your best in everything. Hanggat kaya mo. Yun na yung parang siguro isa na rin sa motto ko, do your best, para sa dulo, wala ka ng regrets. Although regrets will be there. Kahit anong gawin mo, magkakaroon ka pa rin ng regrets eventually. Okay, ngayon, yung regrets, andyan na yung regrets. Pero, sana naman, gawin natin lesson yung mga regret. Although, hindi niya mabubura yung mga past mistakes mo, pero at least, na-prevent mo yung future mistakes and hindi ka na magkakaroon ng regret. Regrets are only meaningful if you take it from the heart. Take it to your heart. What? Basta. Also, isa lang din pala. To be honest, I am deep in regrets right now. And sobra akong daming regrets. Sobra talaga, promise. Parang nagkaroon ako ng time ng isang buong linggo. Parang mukmuk lang ako sa regrets ko. Parang
oh my God, bakit, bakit? Sana ginawa ko to, sana ginawa ko yan, sayang naman, sayang ganun. Pero wala eh, ayan eh. Ano magagawa natin? Kundi, just go with the flow. Regrets, nandiyan na yun eh. Gawin lang natin yung best natin sa susunod. Okay, okay na magpakalunod ka sa regrets mo. Okay lang yun eh. Pero, at the same time, dapat alam mo kung kailan ka babangon, kailan ka aahon. Parang wala swimming pool. Lubog ka, okay, okay lang lumubog ka. Pero, dapat alam mo kung kailan ka aahon. Kung kailan ka hahanap ng hinga. Kasi kung hindi, wala. Wala, ikaw lang din mahihirap. Okay, lastly, sabi ko kanina, what I'm most getting full ako sa mga bagay dahil appreciative ako. So, sana kayo din mag-appreciative din kayo sa bagay, sa buhay, o sa mga nangyayari sa inyo. Be thankful, be grateful for the everyday that mga nangyayari sa buhay nyo. Yung kahit yung mga katiting lang yan, na parang, ah, pinuri ako na ganito, maging masaya na tayo, maging content na tayo, kasi, oh my God, pinuri niya ako, ganyan. Sabihan ka maganda, uy, salamat naman. Appreciate mo ako. Appreciating kita. Yung mga ganun ba? Kasi, kung patuloy lang tayo na magiging sad, sad girl, sad boy sa buhay natin, na mag-dwell lang tayo sa past mistakes, na change starts with us. It does not start with other people. With that being said, we should not rely our happiness to other people. For my ending message, 2021 is such a long journey. It's a hard journey. So, parang dami pinagdaan, ang daming ups and downs, ang daming iyak, ang daming luha nating shined, ang daming sakit ng ulo ang tiniis natin sa, para lang mag-desisyon sa mga bagay-bagay, ang daming sakit ng puso na kailangan natin. Ang daming pride na ating kailangan lunukin. Parang cliche yung sad girl. Pakinggan. Parang, guys, ganito talaga ang buhay, guys. Ganito talaga ang buhay. Kailangan na natin mag-cope up, mag-survive. And paano maka-cope up? Ask help. Or do not expect them to serve everything for you. Hindi mo inaasa sa kanila yung healing mo. Hindi mo inaasa sa kanila yung happiness mo. Mukha man ako may pinanghugutan, pero yun kasi talaga yung natutunan ko this year. Lastly, everything is a choice. It is your choice to stay or to go. It is your choice to be happy or be sad, be contented or not, be appreciative or not, be better or not. Although everything has a reason, everything has a purpose, in the end, it is still your choice. And I hope when making choices, choose what is best for you. It is okay to choose something for yourself. Kasi in the end, I know this may sound selfish, pero kasi in the end, ang matitira na lang dyan ay sarili mo. Ang kasangga mo lang ay sarili mo. Iiwan ka ng mga tao eh. That's life. That's life. Kahit anong gawin mo, iiwan ka ng mga tao. Yung mga iniisip mong hindi ka iiwan, iiwan ka nila eventually. People come and go. And that is one thing that we must accept in this life. Kaya I'm really appreciative, I'm really grateful for the people na pumasok sa buhay ko. And kung lumabas man sila, malulungkot ako. Oo, malulungkot ako, pero matatanggap ko na, okay, they have done their part. They have done their purpose. Dumaan sila sa buhay ko with a reason, with a purpose, and aalis sila also with a reason. Hindi ako iyak. Okay? Wala nga luha, oh. Wala. Sobrang dami ko lang talagang realizations this year. Kasi nga ang dami nangyari sa buhay ko. Starting from January pa lang talaga. Until the end, this December, ang dami nangyayari sa buhay ko. Kaya kailangan mo na talaga being grateful, appreciative, ganun, and do your best, blah blah. So, fighting lang, guys. This 2022, I'm really looking forward to my 2022 kasi feeling ko magiging okay din siya. Although, madaming challenges, I'm pretty sure, ang daming changes pa rin mangyayari sa buhay ko. And I'm to the adulthood. Madami akong kailangan tiisin, madami akong kailangan intindihin. Pero, naniniwala ako na dadating din sa akin yung best. Naniniwala ako na dadating din sa inyo yung best. Kaya gawin nyo lang yung makakaya nyo ngayon. Gawin nyo lang yung kusang kayo masaya. At the same time, wala kang tinatapakang tao. Legit yun. Maging masaya ka nang walang tinatapakang tao. Enjoy mo lang every moment of your life. As long as it is reasonable and legal. Good luck sa ating 2022 mga friends. Oh my God, ito na naman tayo guys. Hindi ko na maalam kung nasagot ko yung mga questions nyo. Kung nagme-make sense ba yung mga sinabi ko. But I hope you have learned
a lot from this video na parang nakapag-impart naman ako ng lesson sa inyo. And again, sana nga nag-make sense yung mga sinasabi ko sa inyo. Okay, thank you for watching this video, this second part. So again, pag hindi nyo pa napanood yung first part, ay nandito lang sa cards ulit above here. Ilalagay ko para panoorin nyo ang aking first video. And if you have still, if you still have questions for me, just comment them down below. I'll compile them and eventually, and I'll make sure to answer them. So, I hope you had fun in this very serious video. And so, don't forget to like and subscribe in this video. And see you, I guess, in the next video. And happy holidays, guys! Kaya talaga ako nag-red dahil wala lang, ba't ko na mag-red? Pero happy holidays, guys! Red, it's Christmas. Malapit na mag-Christmas. Sana mag-enjoy kayo kahit maraming requirements. Tayo mga estudyante, madami tayong requirements kahit Christmas break na. Kaya natin ito, mga day. Fighting, 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 and New Year's resolution ko talaga ay magiging consistent na talaga ako sa pag-video. Promise na talaga yan. Although, hindi na ako masyado naniniwala sa promises ng mga tao, I'll try my best to trust people again. And I'll try my best to be better. I'll try my best to move on, I guess. Lagi ko lang pinagdadasal na, Lord, please heal my heart. And I know na tinutulungan niya naman ako. Kasi, alam niyo yun, I'm better than what I thought I would be. Parang, dati kasi naiisip ko, parang, oh my God, December, hala, baka mukmuk pa rin ako, ganun. Oh my gosh, guys, I'm doing better, I'm doing fine. I'm really doing fine. And I am happy, I'm contented with what, with my life now, with what I have, and focus lang sa priorities, be happy, be contented. Paulit-ulit ang sinasabi. Congrats sa inyo. Thank you for your hard work for this 2021. Ah, tama. Thank you for your hard work this 2021. You have done your best. You deserve to be happy. And you deserve the best. Know your worth, guys. See you on 2022. Bye-bye.